Dapit hapon na nang pauwi si Joel sa bahay nila. Habang naglalakad ay nakapulot siya ng isang SIM card. Inilagay niya ito sa kanyang bulsa. Nang makauwi ay agad niyang ininsert sa cellphone ang SIM card. Nagbabaka sakaling may natitira pa itong load. Pagbukas ng cellphone, isang welcome note ang bumungad sa kanya. Babala, kung matapang ka, maaari mong gamitin ito, ngunit walang sisihan. Ano naman kayang kalukuhan ito at may babala pa? Nagtawa at nailing si Joel. Saglit siyang natahimik at nag-isip. Ang ipinagtataka niya ay hindi naman ito ang welcome note ng cellphone niya, pero paanong ito ang lumabas na mensahe? Pag-uwi, binaliwala na lang niya ito. Walang anuman na binasa niya ang inbox messages ng cellphone. Misteryoso ang may-ari ng SIM card. Imbes na matakot ay na-thrill siya kung anuman ang kanyang matutuklasan. Wala siyang takot. Thrill seeker siya at walang kinatatakutan. Ilang kaso na rin ang nasangkutan niya sa eskwelahan at dahilan upang muntik nang hindi makasama sa graduation. Pero walang anuman iyon sa kanya. Pumasok si Joel kinabukasan sa eskwelahang pinapasukan. Naghahanda na ang lahat ng mga estudyanteng gagraduate sa gaganapin na graduation ball. Excited ang mga kaibigan ni Joel na sina Chris, Joy, Will at ang mag-boyfriend na sina Bert at Angel. Muntik nang hindi makasama sa list of candidates sa graduation si Joel dahil sa mga kalukuhan na ginawa niya sa paaralan. Ang vandalism, cheating at ang recent na panluloko niya sa cellphone. Si Ivy, ang Miss Marian High Academy, ay matagal na nililigawan ni Joel. Nang hindi siya sinagot nito ay gumanti siya sa pamamagitan ng pang-i-stalk sa cellphone. Mabuti na lamang at napakiusapan ng pamilya ni Ivy at hindi na ito nag-appeal sa eskwelahan para sa sanctions niya. Muli niyang naisip na guluhin ang buhay ni Ivy. Sa pamamagitan ng napulot niyang SIM card ay may plano siyang muling panggugulo sa babae. Nakakaganti na ulit ako sa iyo. Pati na sa sulsulerong si Mr. Elizar. Maging ang guro na si Mr. Elizar ay nagagalit si Joel dahil sa ginawa nitong pangsusulsol na base din siya ni Ivy. Sender, 0919-668-8834. Ivy, pumunta ka sa likod ng kantin. May kahalikang ibang babae. Tuwang-tuwa si Joel. Batid niyang dahil sa kanyang ginawa ay maiisahan na naman niya si Ivy. Tiyak na matataranta ito. Pero pagdating nito sa likod ng kantin ay wala naman talaga iyong dadatnang maski sino. Sa kabila niyon, naniniwala si Joel na may magaganap na away sa pagitan ni Ivy at ang boyfriend nito. Posible pang humantong sa isang breakup. Isang bagay na gustong-gustong mangyari ni Joel. Ilang sandali pa ay napunta na si Joel sa kantin para kumain. Narinig niya ang bulong-bulungan na mag-boyfriend na sina Ivy at Riley ay nag-aaway dahil nahuli ni Ivy si Riley at kaklasing si Debbie sa likod ng kantin na naghahalikan. Natigilan si Joel pero agad iwinaglit sa isip ang pangyayari. Coincidence lang siguro, naisip niya. Gamit pa rin ni Joel ang napulot na SIM card dahil hindi pa siya natatapos sa panggugulo kay Ivy. Biglang tumunog ang cellphone niya. Isang picture message ang natanggap niya. Picture ni Riley at ni Michelle na magkayakap at magkadikit ang mga labi. Ang eksena ay sa likod ng school canteen. Nabitiwan niya ang cellphone sa pagkabigla nang pinagtinginan siya ng mga estudyante sa canteen ay agad rin niyang pinulot ang nahulog na cellphone. Pinagmasdan niya mabuti ang larawan. Tinignan kung kanino galing ang mensahe. No number ang nakalagay. Tinignan niya ang oras kung kailan ito ipinadala sa kanya. Namangha siya dahil magkaparehong oras ang kanyang sent message at received message. Sobrang coincidence. At naisip ni Joel, imposible sa kanya na makulaan ang eksaktong takbo ng pangyayari. Habang nagkaklase, ay antok na antok si Joel. Nagkataon na si Mr. Elizar pa naman ang guro. Ang gurong kinaiinisan niya. Umiral na naman ang kalokohan ni Joel. Sender, 0919-668-8834. Elizar, umuwi ka na sa bahay ninyo. May lalaki ang asawa mo. Bilisan mo para mahuli mo sila sa akto. Tumunog ang cellphone ng guro. Nang mabasa nito ang mensahe noon ay namutla at walang paalam na lumabas ng classroom. Pagkaraan ng panluloko ni Joel sa guro ay pinalitan na niya ng sarili niyang SIM card at itinago ang napulot na SIM sa kanyang wallet.
Kinabukasan ay balitang balita sa eskwelahan ang nangyari kay Mr. Elizar. Napatay niya ang asawa at ang lalaki nito nang mahuli ang dalawa sa sarili nilang kwarto. Kasalukuyan ito nakakulong sa pinakamalapit na estasyon ng pulis. Nang marinig ito ni Joel ay agad niyang kinuha ang napulot na SIM card at iyon ang inilagay niya sa kanyang cellphone. Malakas ang kutob niya. Agad na tumunog ang kanyang cellphone. Isang picture message ang natanggap niya. Si Mr. Elizar habang pinapatay ang asawa at ang lalaki na nakahiga sa kama. Ang oras ng picture message ay eksaktong oras ng klase nila ni Mr. Elizar. Hindi na coincidence at kutob ni Joel. Talagang may kinalaman na siya at ang SIM card sa mga sunod-sunod na pangyayari. Binura niya ang picture message na iyon, pati ang naunang picture message. Pero hindi ito nabura kahit ano pang gawin ni Joel. In-off na niya ang cellphone. Araw ng graduation ball, kasama ni Joel ang mga kaibigan sina Will, Chris, Joy at Bert. Alas 10 ng gabi noon. Ano oras ba darating si Angel? Tanong ni Joy. Hindi na raw darating, hindi kasi pinayagan ng daddy niya, ani Chris. Eh, kailangan kumpleto tayo. Gawin natin lahat ng paraan para makapunta siya. Panukala ulit ni Joy. May suggestion ako, sabi ni Will. Joel, gamitin mo yung cellphone mo. Picturean mo si Bert na kunwari ay naaksidente at ipadala natin kay Angel. Siguradong sandali lang yon ay narito na yon. Hindi ba masama yun? Huwag na lang kaya, sagot ni Chris na pinakamatatakotin sa grupo. Oo nga, huwag na lang, sang-ayon ni Joel sa sinabi ni Chris. Baka kasi magkatotoo na naman ang isisend niyang message na nagdudulot ng panibagong trahedya. At kailan ka pa naduwag, Joel? Huwag mong sabihin na chi-chicken out ka na parang si Chris, sabat ni Bert na nang-aalas ka. Wala nagawa si Joel nang kunin nila ang gagamiting props sa theater room kahit hindi niya gusto ang idea ng mga kaibigan. Si Will ang kumuha ng picture gamit ang cellphone ni Joel sa nagkukunwaring nakahandusay na katawan ni Bert. Kunwari ay nagkalasog-lasog ang buto ni Bert. Walang buhay at duguan. Sender, Joel. Angel, naaksidente si Bert. Bilisan mo, pumunta ka dito sa high school pavilion para maabutan mo siya. Pagkaraang mag-message sent ay nagtatawa ang lahat maliban kay Joel. Nang matanggap naman ni Angel ang message ay dali-dali itong tumakas. Nasa labas na ito ng gate na mahuli ng daddy niya na paalis. Hinabol siya nito, lalo namang kumaripas ang takbo si Angel sa kahabaan ng kalsada habang nakalingon sa kanyang ama na kasunod niya. Malakas na langit-ngit ng preno ng isang sasakyan ang umalingaw-ngaw sa paligid. Tumunog ang cellphone ni Joel na hawak ni Will. Ang lahat ay nakangiti at excited sa magiging reaksyon ni Angel. Sabay-sabay nilang tinignan ang dumating na mensahe. Nakapalibot ang lahat kay Will na may hawak ng cellphone. Kasama si Bert na nooy hindi pa nag-aalis ng makeup at props. Isang picture message ang tumambad sa kanilang lahat. Nakahandusay ang walang buhay na si Angel. Lasog-lasog ang buto nito. Duguan. Eksaktong itsura at posisyon ni Bert. Muling tumunog ang cellphone at muling may natanggap na picture message. Ang larawan ni Joel kung saan nakabulagta ito, nakamulagat, at wala ng buhay.